Ang Ebanghelyo ngayong Sabado, ika-3 ng Enero, ay mula kay San Marcos. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang naglalakad si Jesus ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi ng anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus kaya siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang nagsulat ng ating Faithful Reflection ngayong araw ay si Brother Christian Costuna ng Hand of the Sower Catholic Community. Handa ka na bang sumunod? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Si Levi, o mas kilala sa pangalang Mateo, ay isang publikano. Para sa mga Hudeo, ang pagiging publikano ay makasalanan dahil sa kanilang kalabisan sa pagkuha ng buwis sa mga tao, lalo na noong kapanahunan ng mga Romano. Hindi ikinatuwa ng mga eskriba at mga Pariseo na kasama ni Jesus kumakain ang mga publikano dahil labag ito sa kanilang paniniwala at katuroan na makihalubilo sa mga makasalanan. Ngunit sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon na ang dahilan kung bakit siya ay naparito sa sanlibutan ay upang ang makasalanan ay sa kanya'y sumunod. Nakikihalubilo siya sa kanila upang maituwid nila ang kanilang pamumuhay, upang ang kanilang mga gawain ay maging mabuti at kapaki-pakinabang sa nakakarami. At higit sa lahat ay magkaroon ng lugar ang Diyos sa kanilang puso at isipan. Ang pagsunod ni Levi at ng iba pa niyang mga kasamahan ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa katulad nating makasalanan. Sa panahon natin ngayon, ang pagsunod sa Diyos ay ginagawa sa hulihan na lamang ng ating buhay dahil ang gusto nating sundin ay ang ating sariling kagustuhan na naaayon sa gawin ng mundo. May mga pagkakataon na ba sa inyong buhay na dapat ka nang sumunod sa Diyos pero pinili mo pa rin ang gawin ng nais mo? Kapatid, huwag kang magpapahuli sa tawag ng Diyos. Katulad ni Levi, ikaw ay tumindig at sumunod kay Kristo dahil siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po akong sumunod sa mga nais mong gawin ko sa aking buhay ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.